Anong topic? Dick. No topic. Topic. Hindi ka dito, Tarzan, usok ka dito. Bill, usok ka dito. No, parang John, pupasok ko sa no desire. No desire, parang sige. Parang kung Buddhist, ano po yung Buddhist. Ba't mo nasabi yan? Palagay mo. Pinoresect niya na po yung lahat-lahat, yung bagamat mayaman siya. Ano, Buddhism ba ito? Ah, ginagawa sample yun. Opo, para po. Bakit? Anong mang target ng isip mo? Anong pakay mo? Kasi po yung katumbas nun, para pong... Discipleship po yung dumaan po. Teka mo lang, Dick. Baka mami, magbalik tayo sa kautusan. Palagay mo. Hindi po bumalik. Ano ba ang pinag-uusapan natin kanina bago tayo, ito, bago tayo mag-usap ngayon? Ang gospel po, kaligtasan po yun, sigurado na po yun. Kasi after 27 years. Pero po ah, sinasabi mo, yung kaligtasan, taliwas sa concept sa buong daigdig. Ang kaligtasan nakukuha lang by grace through faith based on the gospel of Jesus Christ. Opo. Kaya alam na natin eh. Diba? Meron bang katulad natin sa buong daigdig? Wala po. Nag-iisa lang po itong... So ngayon, na-establish na rito sa ating grupo. Opo. Na ang kaligtasan nakukuha lang sa pamamagitan ng pagdaan sa gospel. Yung namatay ka na. Opo. Nilibing ka, wala na yung luma, nabuhay ka magulit, sumalangit ka. Opo. Ang Panginoon ng buhay mo riyan sa pamamagitan ng Espiritu niya. Opo. Pero, diba ang resulta niyan eh, kalayaan? Kalayaan na po sa... Hindi kaya yung kalayaan na yan, pwedeng ma-interpret na kalayaan, gawin yung pita ng laman. Pwede po. Ano sabi sa Galatians? Ano po, ang sinabi ni Paul po, yung kalayaan gawin yung nakakabuti, hindi yung... Nakakasama. Hindi po yung... Oh, pero teka muna, di ba kaya meron tinatawag na isibilibisim eh? Kasi para maligtas ka, maniwala ka lang sa, ano, sa Panginoong Jesus, di ba? O kaya sa atin, sa gospel. Di kaya itong sinasabi natin, halimbawa, dahing bawal ngayon eh, di ba? Hindi kaya papunta tayo ulit doon sa sinuka natin o kaya yung magbabalik na naman tayo sa kautusan. Palagay mo, John Dabi ko, Tarzan. Ano nga pala yung sabihin ng ano, ang salita ng Diyos ay double-edged sword. Ano yung gano'n? Yung... Magkabilang talim, sige. Double-edged sword po, sword po or magkabilang talim po, ibig sabihin, hiniwa na tayo ng gospel. Kumbaga... Hindi po, kumbaga... Ah, sige, Tarzan. Sa Bible po kasi. Dalawa yung kumbaga, ibig sabihin. Kumbaga, may dalawang ibig sabihin bawat verse. Halimbawa, yung sinabi ni Christ na forsake everything, wala namang magagawa nun eh. Okay lang, dumaan ka lang muna sa gospel. Halimbawa, yung sino man di napupot sa nanay, tatay, kapatid, asawa, di ba? Opo. Di ba, gospel muna dapat. Opo. Context salvation. So, ang context ng salvation. So, ang sinasabi natin ngayon na ang salita ng Diyos, na kung saan eh, alam naman natin salita ng Diyos, yung verbo, si Jesus, yung gospel, yung Bible, ito, mag-usap muna tayo sa Bible. Opo. Ang sabi sa Bible, yung salita ng Diyos ay dalawang magkabilang talim. So anong unang ibig sabihin nun, Tarzan? Salita ano? Opo. Sa context ng salvation. Opo, sa salvation. So para maligtas pala, kailangan mong gospel. No? Okay. Para maintindihan natin na yung gospel na dapat paniwalaan ay yung gospel na pinipreach natin, kailangan maintindihan natin gaano kahirap yung maligtas. Hindi nakukuha sa pagsisisi lang, reformation, o kaya ano namang mga ritual ng tao, o kaya doktrina ng tao, kundi nakukuha lang yun sa gospel. So yun ang unang ibig sabihin ng mga discipleship term ni Jesus Christ. Halimbawa, yung sino man hindi napupod, o kaya sino man hindi sumusunod sa kanya araw-araw, which is impossible. Sino man tumingin sa babae na may masama kang malisya, adulterer ka na, sino man ang galit lang sa kapwa, mamatay tao ka. Naunawa natin, ang context doon, ay yung bago pa namatay si Jesus Christ, wala pa yung gospel. And so therefore, pinapresume ng mga verses na yun na kailangan mo na dumaan sa death, burial, resurrection, ascension, Pentecost, yung baptism. So dumaan na tayo doon. Okay. So pag dumaan na tayo doon, purely by grace through faith, save na tayo. Tama? O ano yung kabilang... kabilang so, tabak. Discipleship na po. No? Discipleship na. Ang ibig mo sabihin, Tarzan, halimbawa sabi ni Jesus Christ, forsake everything, di gospel muna. Ang gala, mamatay ka, nilibing. Pagkaligtas ka na, okay, nakala mo ligtas ka na kasi dumaan ka doon, okay lang, balikan mo yung verse na yon, yung forsake everything, okay, lahat ng terms of discipleship ni Jesus Christ. Para mapatunayan po na yung... Para mapatunayan mo personally na talagang dumaan ka sa gospel kasi namatay ka, nilibing eh. Okay? Pero tiyakin natin na hindi natin tinutulungan ng Diyos at saka si Jesus Christ. O kaya nagbabalik na naman tayo sa kautusan. O kaya sa paggawa ng mabuti para maligtas. Hindi. Kailangan talaga, dahil tayo sinasabi natin ligtas na tayo kasi dahil sa gospel, di ba? At purihin ng Diyos doon. Eh ngayon, dahil tapos na tayo sa evangelism, kumbaga discipleship na. O, tapos na tayo sa salvation, discipleship na. Paglago na.
reward na, etc. At para matiyak natin kung talagang dumaan tayo sa gospel. O, so, anong naalala niyo mga Bible verse? Total, ngayon, parang Bible study tayo. Sige. 1 John 16:22 po. O, ang sabi ron, sumpay nang hindi nagmamahal sa Panginoon Jesus. O, ano nga ibig sabihin nun? Palagay niyo. Sa discipleship. Sa salvation, pag hindi mo dumaan sa kaiba sa Panginoon Jesus, yung Jesus, death, burial, resurrection, ascension. Yung Christ, Pentecost. Okay? O anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin po yun na... Minahalan natin ng Panginoon, ha? Sa context ng naniwala na tayo sa gospel. Eh, double-edged yan. Anong ibig sabihin sa discipleship? Sumpay ng hindi nagmamahal sa Panginoon. Anong ibig sabihin nun? Mga pinapalagaan pa natin sa puso't isip. Ay, lagi natin iniisip na hindi si Jesus, hindi ang Diyos, hindi yung cause ng Panginoon, hindi yung resulta ng gospel. So, pag gaganon, hindi natin mahal ang Panginoon. So, ilang kaya sa atin ang guilty o kaya hindi guilty ron? Halos po lahat guilty. Oh, kasi madalas hindi naman natin iisip ang Panginoon. Diba, nag-iisip ka ng chicks. O kaya pera, o kaya anumang bagay na minamalaga mo sa daigdig, diba? Kahit na ano pala yan, gadget o whatever, diba? O kaya sarili. So, pagka nagmamahal tayo nang hindi sa Panginoon Jesus lang, o kaya sa Diyos, through Christ, bawal pala yun. Diba? Sumpahin. O, ang ibig sabihin, baka hindi tayo ma-rapture, baka sa tribulation period tayo din po din, diba? Ano pa? James 4:4. Ang sabi doon, friendliness with the world is enmity with God. Ang pagkikipagkaibigan sa salibutan ay pakikipag-away sa Diyos. Bah, marindi yun. Anong ibig sabihin dyan? May dating sa yon? Mayroon po. Ano, limbawa? Si yung nga po, yung huwag ka talaga makipag-compromise sa... Sa daigdig? Sa daigdig po. Huwag ikaya ang Panginoon. Opo, huwag kaya kasi ngayon. Huwag mamabutihin yung papel pa selfie ka. Nakatabi ang mga politiko, mga celebrities, o kaya yung mga mayaman na tao, magaganda, mga gwapo. Tapos eh, para bang kinakaya mo yung mga kapatid. No? At pinagmamalaki mo yung hindi mga kapatid, di ba? Di ba pakikipagkaibigan sa limutan niya? O kaya meron kang ginagawa, nag-high school, business, etc., politics, whatever, na kung saan minamahalaga mo yun. Kasi parang sosyal yun eh. Parang may dating yun. Pero yung pala, sanlibutan yun. At pagka Panginoon ng Isyo, kaya gospel, parang kinakaya mo na. Opo. O, di ba? Obvious na pagkikaibigan sanlibutan yun, di ba? At maraming pang iba. Ano pa? Ano pang naalala niyo? Galatians 6:14. O, alam niyo kung yung Galatians 6:14? I died with the world. No? Sabi ni Pablo, di ba, he was crucified with Christ. Gospel yun eh. Tapos yung sinasabi mo na si Pablo namatay sa libutan, bah, delikado yun. Malalim yun. Ibig sabihin nun, kamag-anak ng sinasabing verse ni John Dab. Ibig sabihin, patay na sa iyo ang sanlibutan. Wala nang dating, di ba? Yung economic, social, political, education, technology, lahat ng ano, alimbawa, yung PhD, doctor of ganito, wala, dapat wala na rin yun, di ba? O yung pamilya, yung... lahat ng relationship, lahat na ng bagay na na-establish dito sa daigdig, outside of God, kasi nga ang tao yung wala sa Diyos, di ba? Sa daigdig yun. So pag sinabing patay ka na sa libutan, anong ibig sabihin doon? Ibig sabihin, magmamundok tayo, Dick? Pwede rin, bundok na to. Wala na po. O yung init but not off it. Yung nandiyan ka pero hindi ka bagay niyan. Di ba yung ganun? O pero hindi ba napakadaling rationalize yun? Opo. Andito ako para sa Panginoon, para sa infiltrator ako, ganito nga. Pero mamaya, pag in-examine mo yung sarili mo, nakikiyayin ka pala. Okay. Ha? Ano? Sa Bema. Pero ang issue rito, baka mamaya hindi pa dumahan sa gospel. O, halimbawa, sabi ka, kanina, nagbabasa kayo ng Bible, Colossians 3, at saka yung Galatians 5, na lahat ng kauri nito, sabi ron, maliban sa pangangalo niya, galit po, paglalasing, pagkahingit, pagsiselos, lahat yan, marami pa. At yung ibang kauri nun, ibig sabihin, lahat ng bisyo, lahat ng bagay na iniisip mo, hindi ang Panginoon, kahit ano pa yan. Di ba? Hindi lang yung sensual, sexual, etc., pati yung pag-aangad, lahat kasama na ron. Eh, yung mga taong yun, sabi sa Bible, hindi kasama sa karya ng langit. Sa context ng church ngayon, eh baka tribulation ang bagsak mo. So ang Panginoon, iniiling niya sa huling araw, doble kabanalan, ayaw niya yung maligamgam, gusto niya yung extremist ka, radical Christian, na ang ibig sabihin, wala ka nang inisip, wala ka nang sinasabi, wala ka nang ginagawa, kundi yung cause lang ng Diyos through Christ, by the virtue of the gospel, by the power of the Holy Spirit. Hindi ba ganun? So, Dick, kanina sabi mo, mamumundo ka na lang, ba't mo sinabi yun? Parang may bitterness ka. Hindi po, ibig sabihin po,
Ayaw magkasala. Kaysa naman magkasala po. Oh, doon na lang po. Bato, pwede naman. Kahit mamatay na ako, kahit hindi na ako kumain. Parang ganun. Ah, ganun? So may dating sa'yo itong mga pinag-uusapan natin. Oh, pero dinig ko kanina, parang mag-a-apply ka ng trabaho doon sa... Wala masama. Wala masama. Whatever we do. Pero kung pag magiging dahilan ng panlalamig mo yun, o kaya magiging dahilan ng... pwede ka mag-witness doon, mag-preach. Di ba? Ano po, vice versa po, pwede pong... Hindi, ikaw nakakalam noon. Kasi kung talagang medyo, puso, maglingkod sa Panginoon, kahit saan ka. Kahit saan, kahit kailan, kahit anong oras, kahit anong sitwasyon, pwede naman tayo mag-radical for Christ, di ba? Pero hindi ba masira nung usapan natin, Tarzan? Yung doble, doble ang tabak ng kasi baka may misinterpret po kasi yun. Na kasi ano? Yung iba kasi po inaano... Sige. Yung iba po kasi... Ligtas na tayo, minsan, sabi. Minsan yung iba, akala kumbaga yung nagbabasa ng Bible. Minsan akala nila hindi na nila chinecheck kumbaga yung guarantee nila na ligtas na sila. Oh, dahil nga doon sa day natin ng grace. Salvation by grace through faith, no? Lagi. Which tama rin, no? Kaya lang, isang bahagi lang ng tabak ng ano yun, ng salita ng Diyos. Yun. Yung pangalawa, discipleship. Babalikan ka eh, di ba? Oh, pag sinabi, forsake everything, ah, gospel yan. Oh, pag dama sa gospel, babalik ka ron. Forsake everything for Christ, di ba? Oh, yun ang pinag-uusapan natin ngayon, discipleship. Hindi pwedeng pag-usapan yan sa labas, sa buong daigdig ng mga Christian, kasi hindi pa sila same. Yes. Hindi nila naintindihan kung yung gospel. So dito, dinidiin ng Panginoon sa atin for the last 27 years. Ano to, tinuldukan na to. Nung last so-called anniversary natin, bagaman di anniversary. Nasabi ng Panginoon kumbaga sa atin, save na kayo, simple lang yan. Ginawa ko na yan. It's through the death, burial of Christ. Pero ngayon, huwag kayong kampante kasi baka mamaya, hindi talaga nyo naintindihan yung gospel. Kasi pagpatay na kayo ni libing, wala na kayong interes sa sarili nyo dati, sa daigdig, sa anumang bagay na pinagkakabalaan ng daigdig. Kung nandyan man tayo, para lang pasabugin ang mga tao sa pamamagitan ng gospel. Kaya nga, yan, like ko sinasabi, pabiro, serial killer tayo eh. At tayo'y killer bride. Okay? Oh, dahil yan ang tungkulin natin dito, to preach the gospel, sabi nga, baptizing them, no? Yung mga tao, in the name of Jesus Christ, di ba? In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. At yung mga maniniwala, gawin nating disciple. So, nandun yung unang dating ng tabak na yan. Papatayin ka muna. Pangalawa, discipleship. Papatayin ka araw-araw. Kaya sabi ni Paul, I die daily. So, yun ang medyo mahirap ngayon, yung pinag-uusapan natin. Pero yun ang nga sinasabi ko, eh, dito ko lang makakuha ng sagad na kapayapaan, sagad na kagalakan, sagad na pag-ibig, sagad na thrill, excitement, na kung minsan na pagkakamala nating negative, ay, susurrender ko lahat, discipleship ito. Ano to? Parang balik tayo naman tayo sa pagiging kautusan, ermitanyo, ganyan. Baka magmukha tayong... Baka magmukha tayong ano, yung mga tayong nagbalik na naman sa sinuka. Pero hindi, di ba? Ang discipleship, talagang biblical yan. Theologically sound yan, in-expect. At totoo, nakikinig ako sa mga Christian araw-araw, di ba? Kahit anong religion nila, anong sekta. Eh dahil pin-resume nila na talagang sila dumana sa gospel. Sa pamamagitan ng kanilang pagtanggap kay Jesus, pagsisisi, at lahat ng kanilang mga soteriological na methodology. Ang dinidin talaga nila, discipleship. Ang mga problema yung mga pastor, mga ministro, mga pare, kung paano ikayatin yung mga member nila na maging disciple. sa isip ko, baka ganito rin tayo rito. Diba? Pipilitin mong maging tao yung aso. Pipilitin mong lumipad yung uod. Diba? Pipilitin mong lumangoy yung hindi isda. Hindi natural, hindi normal. So dapat muna, para makalangoy ka, isda ka, para makalipad ka, ibon ka. Sa atin naman, ibig sabihin, para magawa mo yung kalooban ng Panginoon, kailangan anak ka. Anak ka ng Diyos. Yung genes niya na sa iyo. Kaya nga dinidin natin for so many years, na kailangan meron ka munang Holy Spirit. At di na natin kailangan ulit-ulitin kung paano magkaroon ka nun. Gospel lang. Ngayon, nung nasimento to, na mali ang buong daigdig, mali lahat ang Christian sa buong daigdig, tayo lang ang tama, no? Hindi natin kinatutuwa yun. Medyo nalulungkot tayo doon. Pero pinupuri natin ang Panginoon. Kasi bakit sa atin binigay? Eh dahil nasa atin yung bola, kumbaga. Kaya pinapasa natin. Sa iba, baka sakaling bago dumating si Lord. O kaya bago mamatay dito. Dalawang namatay ngayon dito sa atin dito. Dito sa paligid natin. Dahil namamatay lang ang tao. Namatay si Tan, namatay si Gokong. Mamamatay lahat. So sayang itong nakuha natin
biyayang ito na kaligtasan kundi natin isi-share, no? Kawawa naman yung mga tao, di ba? So, ano, yung discipleship, no? Ito yung uling tabako, ilang uling pinag-uusapan natin at patakpakatiyakin natin na dumaan tayo sa gospel at ang pantes ang ito ngang discipleship. Hindi lang reward ang usapan dito. O nga pala, speaking of reward, di ba may SEA Games ngayon? Di kaya hindi aksidenteng dito sa Pilipinas ginagawa to? At pinakamalaki hindi yung ano, cauldron, no? Kaya yung caldero dun na pinag-uusapan ngayon sa Congress, may problema yan dahil napakamahal nun. Di ba 50,000, 50 million. Hindi kaya pinapaiwating ni Lord na yung Bema malapit na. Yung Judgment Seat of Christ na kung saan related sa Olympic Games na siyang ginagaya nitong SEA Games. O, balagay nyo, hindi kaya darating na si Lord, kaya tayo ginaganito, na pinapatiyak sa atin na yung gospel na dinaan natin, talagang dinaanan natin, hindi lang tayo nakidaan. Hindi tayo lang naimatay, kundi namatay talaga tayo. Hindi tayo nakipaglibing, tayo talagang nilibing. At talagang tigalangit tayo. Nandito lang tayo para lamang i-share yung napakagandang balitang ito na pumapatay. Diba, nag-preach kayo nung isang araw doon sa peninsula. Diba, ang karanasan nyo, sabi nyo, pag ibang usapan, medyo okay pa. Pagdating sa gospel, may opposition na. Kasi ayon sa tanas ito, ayon ng mga demonyo, ayon ng mga evil spirit, ayon ng mga fallen angels, kasi nga mawawala sila yung mga tao sa poder ni Satanas. Pag gospel ang issue, di ba? O kaya nga kung tuwing magaganito tayo, naantok yung mga nakikinig, natutulog ng Diyos. Kasi nga may mga pwersa rito na hindi natutulog. Hindi lang ang Diyos ang hindi natutulog, pati yung mga kalaban, di ba? Satanas. Yan ang kalaban natin, number one. So, yan ang plan natin ngayon. Atakihin yung teritoryo ni Satanas ng daigdig. Ibagsak yung kanyang karyan. Tuloy-tuloy ito hanggang tribulation at saka sa millennium. Pero wala tayo dito sa tribulation. Tiyakin natin, na-rapture tayo. Di ba? Kasi malapit na rapture. So, ano bang gusto mo sabihin, Billy? Yun nga po. Kailangan po maging yung maintindihan ng bawat sa yung discipleship. O paano pala kung halimbawa, discipleship? Yung comparison. Paano natin matitiyak na ito hindi discipleship? Nagnanasa tayo sa mga babae, na magaganda, nagnanasa sa mga kayamanan ng iba. Yung isipin po yung pakaunawaan ng bawat isa po, yung discipleship. Oh, pero hindi ba bago yung iba? Ako muna, tayo muna, di ba? So paano tayo paniniwalaan, Tarzan? Palagay mo, yung ibig sabihin ni Kuya Billy mo. Di ba tama po yung magsisimula sa atin? Magsisimula po talaga sa atin. Kasi di, kanina nakita ko yung conviction niya. Nung malaman niya itong mga terms of discipleship na ito, gusto na niya mamundok. Inexplain ko sa kanya yung mga essence, kung doon sa, kung bakit kung saan nakuha yung Dead Sea Scrolls, kung saan. May mga taong ganyan nung araw. At ginagaya ng mga ibang mga reliyon. Kaya sila yung magiging monastic, ascetic. Pero hindi yun ang ibig sabihin natin. Ang ibig sabihin natin dito, kahit saan tayo naroon. Kaya sa siyudad, kaya sa bundok, kaya sa trabaho, school, etc. Ang malaga, kailangan yung gospel, wag nating itago. Di ba? Ikaw, Janda, yung sinabi mong verse kanina, yung pakikipagkaibigan sa libutan, pakikipag-away sa Diyos, ano ba? Yung sumpay ng pang mga hindi nagmamahal sa Panginoong Yesus. Ibig sabihin nun, itak-matakwil, no? Itakwil. Halimbawa, ngayong oras na to, pag hindi natin mahal ang Panginoon, mahal natin sarili lang natin. Kaya tayo mayinggit, mayroong mga selos, mayroong mga galit po, etc. Saan tayo pupunutin? Sa tribulation period. Kasi nga hindi tama yung ating pagkaunawa doon sa gospel. Na ano yun? Namatay na tayo, nilibing. Diba? O, kaya sabi sa Bible, don't spend your time worrying about things down here. Sabi sa Colossians 3, no? O, have a little desire as a dead person does. O diba? Madalas guilty tayo yan. Kailangan wala kang desire. Kanina nasabi nyo yan. Eh, yung sinasabi ng Panginoon, pwede namang magkaroon ng desire. Kaya lang, tulad lang ng desire ng isang patay. Wala lang ang desire ng patay. Walang desire ng patay, dapat wala rin tayong desire. Maliban sa desire na paglingkuran at mag-glorify ang Diyos through Christ by the Holy Spirit. Di ba? O, ngayon, palagay nyo, babasa tayo. Dapat talaga kung hanggat may, hanggat nandito tayo, pwede tayong magkaroon ng chance para makatak ng rapture. Di ba? Basta't born again ka, mararapture ka eh. Ang tanong, talaga bang born again tayo? Kasi pagka born again ka, iba na yung inatupag natin, di ba? Hindi na yung makasanlibutan. Kung estudyante ka, hindi yung makatapos ka lang, kundi tapusin ang mission mo ron doon sa school, di ba? O politiko ka, hindi yung dahil sa gusto mo lang tumulong sa barangay o kanya, sa bayan, kundi gusto mo silang tulungan para makaalis sa daigdig na to at umuwi na sila kasi gugunawin na itong daigdig na to. Di ba?
Oh, team, alam ba ngayon, may background tayo ng mga nagliliga doon. Palagay nyo, alam nila yung pinag-uusapan natin? Hindi po. Ang bondahig din ganyan. Busy sila sa sports, busy sila sa concert, busy sa politika, busy sa negosyo, busy sa lahat ng bagay maliban sa Diyos. Pati yung mga reliyoso. Halimbawa sa Amerika, si Kanye West, ayun ang umaga, nabasa ko, kasama niya si Joel Austin. Obvious naman, hindi naman gospel yung pinipreach. Oh, no? So yun ang mga pakanan ni Satanas sa huling araw para mapagkamala ng mga Amerikano tsaka ng ibang mga tao sa bundok na may revival. O, kala nila yan ang Christianity. Yan yet, Laodicean Churchianity yan na kinokondem ng Panginoon. Isusukan niya kasi hindi mainit, hindi malamig, maligamgam. So yun ang bawal ngayon, di ba? Yung maligamgam. Kailangan super hot tayo sa Panginoon. Pero ang ibig sabihin nun, absolute surrender. Yung take my life and let it be, di ba? Consecrated only to the Lord. Tama? Oh, pero yun na nga, kala natin kumisan, negative yan. Ako, mawalan ako ng galigayan. Hindi, doon ka pala magiging ano eh. Maligaya. Mayroon kang kapuspusan. Para kang naka-drugs, di ba? Para kang lasing. Oh, hindi mo nangangarin yung sumimple. Maglasing. Oh, kaya magangat pa ng mga bagay na dito sa daigdig na kung saan eh, makapagbibigay sa'yo ng kamatayan. Kasi pita ng laban. Okay? So, nakanda ba kayong maganday sa Panginoon sa ganyang kalagayan? Opo. Yung patay na si Baghdadi, hindi kaya tayo yung susunod na mga revolusyonaryo ng Panginoon? Hindi ISIS ha? yung ano, yung layunin lang natin, pumatay, maglibing, bumuhay magulit. Di ba? At magpakit sa langit, tapos pababayin ng Holy Spirit, at bumaba na. Di ba? 2,000 years ago. Yung kailangan bumaba, yung taong nalakip doon, para dalawa sila sa isang tao, isang espiritu yung dalawa, parang nanay niya, tatay niya dati, nung hindi pa siya born again, at ngayon, anak na siya ng Diyos, kasi nga, divine human siya, at yung katawan na yan, templo ng Espiritu Santo, sabi nga sa Bible, at kailangan makita yon sa atin, ng glory ng Diyos. Pati yung ating tiran, pati yung ating relationship, kung may pamilya ka, kailangan makita yan, napatuto sa daigdig, pati yung trabaho natin, kailangan quality, para malaman nila na yung Diyos nitong huling araw, dinisplay ang kanyang glory, kahit ganito lang kalagayan natin. Amen? Amen. Meron ba kayo may dadagdag? Baka meron ba? Tarzan? Yung double-edged sword, baka gusto nyo yung elaborate yun. Kasi itong gusto natin sabihin kanina pa, hindi porke sinasabi natin dumana tayo sa gospel, kampante ka na. Kasi baka hindi nangyari. Kasi ang bundok din ngayon, ang mga Christian, nakala na dumaan doon. And yet, alam natin, hindi totoo. Tama? Baka naman sa atin din mangyari. Kaya sabi sa Bible, check your faith, lest you are fake. Uso pa naman ang fake ngayon, fake news. Ano yun? Baka may na-memorize lang, pero... Yun, baka memorize lang, intellectual assent lang, hindi talaga nangyari sa loob. Kasi yung ating kinikilos, mukhang hindi totoo. Yung ating sinasabing namatay tayo. Kasi mahal pa natin ang sanlibutan. O, kung ganun tayo, di ba? Sabi ka sa Bible, do not love the world. Or anything in this world. Hindi yung meron kang pasubali. Wala. Lahat. Ah, bawal. Okay? O, kasi hindi tayo tinga rito. Hindi dahil ang Diyos ay masyadong kapritsyoso, kaya selfish. No. Sinasabi lang niya, ayaw ko kayong maghirap. Ayaw kayong masaktan. Ayaw ko kayong... Kasi pag nagmahal ka rito sa daigdig, sigurado kang masasaktan. What you possess, possesses you. Tama ba? No, umibig ka sa tao. Mami-ami ayun, yari na. Problema na yan. Umibig ka sa bahay, sa lote, sa karir, whatever na kinalo. Lagi mong iniisip. Ayun, anong mangyayari sa'yo? Magiging idolatrous ka. Nagiging obsessed ka rin sa mga bagay na walang kakwenta-kwenta. Yung daigdig. Mami-ami ha, manood ka lang ng basketball, patay ka na mami ha. Si Lucio Tan, 53 years old naman tayo. Nanonood lang pala yun eh. Sabi ni Roger Arenda, narinig ko kapon. Ay, naaraw-araw, oras-oras, minuto-minuto, sigo-sigundo, ang dami namamatay. Pati tayo, hindi excuse, kundi pa darating ang Panginoon, mamamatay tayo. So napakaganda yung datang ka ng Panginoon, nakaready ka, di ba? Wala kang takot, wala kang worry, kasi lahat sinurrender mo sa Panginoon. Oh. Alam mo naman, pag hindi ka nakasurrender eh, ano bang mga nararamdaman natin pag hindi nakasurrender? Sir, wala pong kapayapaan yung isip mo. Lagi kang may guilt. Tsaka may guilt, di ba? May guilt lagi. Tsaka nagra-rationalize lagi. Sa pagra-rationalize natin, kumisya nabubuking tayo. Di ba? Ang Panginoon, di mo na pwedeng lokohin. Diba? Alam niya yung kaibuturan ng ating isip, buso. Lagi pong may takot. May takot. Natitense. Pero hindi ba napakasarap yung walang takot, Dick? Yung fearless. No fear, di ba? Lahat tayo, may mga ganyan kumisya. Halimbawa, bigla ka nagkasakit. Hila ka ng worry, di ba?
Ikaw, Tarsa, bigla ka nalang nagkasakit ng isang taon, di ba? Apo, talaga. Di ba nakakatakot yun? O, pero ngayon, nung darating yun, tatakot ka pa ba? Hindi na po. Magugulat ka siguro. Pero nakaposisyon po ako nun. Okay, so tinanggap mo na kahit mamatay ka, okay lang. O, pero yan ang resulta. Kita mo, ginagamit ka ng Panginoon. Ginagamit kayo, di ba? Salamat. O, at tuloy-tuloy yan hanggang sa dumating ang Panginoon. So, anong may papayin nyo sa mga kapatiran? O kaya sa mga kamisan, di pa nagpe-fellowship dito. Kaya inaasahan na lang nila itong ating mga broadcast sa YouTube. Sige nga, magbigay kayo ng ano, ang palakas ng loob nila. O kaya warning o whatever. Sige. Saan po, masasabi ko lang po, yung kumbaga ang isip po dito, yung isip po ng bawat isa. Na kung saan, kasi nandito tayo sa daigdig eh. Una, yung kalaban natin, hindi rin nakikita eh, si Satanas. So, kailangan bantayan. Pero kumisan, nakikita yan sa pamamagitan ng kampunya. Opo, o kaya. Diba, bigla ka nakikita ng isang tao dyan na napakaganda, napakasexy, ganyan, ganyan. Weakness o pala yun. Diba, yung pala, hindi anak ni Satanas. Yung pala, hindi anak ng Diyos, anak ni Satanas. Kahit anak ng Diyos. Pwede nga pong gamitin. O, sige. So, kailangan po depende sa weakness nyo. Laging, kumbaga, bantayan yung isip. Guard your mind. Opo. Kasi alam mo bakit? Sumisingit ko to. Okay, ang mga evil forces, mga halimbawa, si Satanas, okay? Mga fallen angels, mga evil spirit, mga demons, consciousness yan. Wala naman silang katawan katulad natin eh, okay? Maliban na lamang kung halimbawa, Satanas magkatawan tao sa tribulation, pwede yun, okay? Okay, mag-influensya siya, so much so, na para ka si Judas, okay? Pero ang mga halimbawa, mga departed na patay na sinasabi, halala, nagmumulto, wala yung consciousness yun eh. Hindi sila sakop ng time, space, etc. Ang ibig sabihin, wala silang katawan, hindi ka nakikita eh. Hindi mo sila nakikita. Pero yung consciousness mo, consciousness natin, mga tao, may access sila doon. Pagka open ka sa kanilang manipulation. Limbawa, hindi ka puspos. O kaya wala kang Holy Spirit. Yung consciousness mo, pwede nilang sakupin yun. Oh, kaya yung ibang tao, madaling masapian, madaling masaniban. Kasi ang usapan dito sa mga evil forces, consciousness. Nababasa nila ang isip mo. Eh, kung puspos ka, hindi nila mabasa yan. So, pag hindi ka puspos, alam nila kung ano yung weakness mo. Sugal, alak, babae, ingit, takot, no? Selos, alam nila yan. Okay? So, pagka nakita nilang ganun, vulnerable ka na, may access na sila, may right of way na agad, kasi nakita nila, hindi ka surrender. Pag hindi ka surrender, nagagamit nila. Yung kanilang consciousness, papunta sa yung consciousness, para ikaw ngayon, mami-amiya, nagtataka ka na, ba't nahook ako rito? Ba't napasubo ako rito? Hindi ko dapat gawin to, ba't ko nagawa to? Kasi vulnerable ang isang tao kahit Christian sa kanyang consciousness. Pagka hindi ka surrender, inopen mo yung pinto mo para pumasok yung consciousness ng mga evil spirits. Kasi wala namang katawan yan. Di ba? Alam niyo yung sinasabi ng consciousness, yung isip. Kaya sabi sa Bible, guard your mind. Pagka yung mind natin, kung ano nang pinag-iisip, hindi ang Panginoon, hindi yung layunin ng Panginoon dito na magpasabog ng gospel. Alam niya, alam ni Satanas kung ano yung sakop niya ng universe ng araw, ba't yung mundong ito. Alam niya, kahing-kahing niyang guyoy niyang mga tao, 2 Corinthians 4:4. Sabi niya, binubulag niya yung mga tao. Paano niya bubulagin yung mga tao kundi sa mamagitan ng isip? O, para hindi makita yung kaningningan ng gospel. So yun ang laban natin, ha? Laban kay Satanas. Ang gagawin natin, yung consciousness natin, yung isip natin, nandyan yung Holy Spirit, nandyan yung Espiritu natin, iisa yun. Kailan nakasurrender lagi tayo sa Panginoon, sa Diyos, sa pamamagitan ni Kristo, sa pamamagitan ng Holy Spirit, kasi nagpapasakop yung ating human spirit. Okay? Pati yung katawan niya susunod. Kikita nyo ngayon ang katawan niyo gagamitin ni Lord sa evangelism at discipleship. Double-edged sword. Sa gospel, salvation, pati sa ating eternal reward. Amen? Amen.